Usap mga tol, viral nga ngayon sa social media ang isang flight attendant na ginahasa ng 11 lalaki sa hotel ng Makati City noong disperas ng bagong taon. Ayon sa report, ang flight attendant na babae na nagnangalang si Christine Angela Dacera ay may edad na 23 years old at taga General Santos City. Natagpuan na nga ang katawan ni Christine Angela Dacera na walang malay sa bathtub ng hotel kung saan siya ay hinalay ng 11 lalaki na kanyang mga kasama din na nagdidiwang ng bagong taon. Ayon nga sa report ay 2 magkadikit na kwarto ang inakupa ng grupo. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV, makikita na palipat-lipat ang 11 lalaki sa 2 silid na inakupa ng grupo. Ganon din ay sa pool nga sa CCTV ang iksinang buhat-buhat ng mga lalaki si Dacera papasok sa isa sa mga kwarto. Idiniklara na nga si Dacera na walang buhay na sa Makati Medical Center kung saan siya ay isinugod. At ayon nga sa resulta ng otopsiya at patay na rin nga ang toxicology report kaugnay sa pagkamatay ni Dacera na isusumite ng Makati City Police ngayong Martes. Sa ulat ng mga pulis ay 3 pa lamang sa 11 na respondent ang lumitaw ayon kay depositar. Nain pa nga sa kanyang nagiging pahayag. Only 3 of them were Dacera's friend, the other were particularly strangers to her as they were only known to her 3 friends, ayon pa nga sa nagiging salaysay ni Depositar. Dagdag pa nga ni Depositar na lahat ng mga kasamahan noon ni Dacera nung nagparte sa disperas ng bagong taon ay kinasuhan na. Nang tanungin kung ano ang mga basihan ng pagsampa ng kasong rape with homicide, ayon sa sinabi ni Depositar ang mga dahilan kung bakit sinampahan ng mga rape with homicide ang mga kasamahan ni Dacera noong party. The victim had laceration in sperm and held genitalia. Dagdag pa nga sa nagiging salaysay ni Depositar ay may mga pasarin at galos si Dacera sa kanyang kamay at binti. Sa nangyaring aksidente nga at paghalay ng 11 lalaki kay Dacera ay ang Makati Medical Center ang nag-report sa pulisya ng Makati City. Sa pagkamatay ni Dacera ay 3 kaibigan niya nga at isang hotel staff ang nagsugod sa kanya sa ospital matapos sa matagpuang walang malay ito sa bathtub ng hotel. At ito nga mga tol ang 3 pinangalanan na sa mga naghalay kay Dacera sa 11 ng mga kalalakihan na nagiging suspect sa paghalay sa kanya. Sana mga tol magiging leksyon ito sa lahat ng mga kababaihan na sumasama sa anumang party o kasiyahan. Nakasama ang mga kalalakihan na kaibigan kahit kaano mo pa ito kakilala at kaklose ay huwag masyado tayong magtitiwala. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Paalam! Only one.